kalayaan nila Jay at Sol. Napatay na ang kanilang nag-iisang anak na si Uye sa sariling silid. Overdose sa droga. Hindi makapaniwala ang mag-asawa dahil napakabait ni Uye. At ang alam nila ay wala itong bisyo. Isang matinding shock para sa kanila ang nangyayari. At alam nilang hindi matatahimik ang kanilang isip at damdamin hanggat hindi nabibigyan linaw ang dahilan kung bakit. Pagkatapos ng libing, kinausap ng masinsinan ni Jay at Sol si Maricar, ang nobya ng yumaong anak. Hindi po kami nag-away, Tita Sol. Pero nitong nakaraang araw, napuno akong laging tulala na parang lumilipad ang isip ni Uye. Pahikbing salaysay ng dalaga. Iyon siguro ang mga araw na natuto siyang magdroga. Tiimbagang nawika ni Sol. May nabanggit noon sa akin si Uye. Sumasali raw siya sa isang banda. Hindi ko lang nabigyan ng pansin dahil busy ako sa nalalapit na business tour abroad. Napakunot noo ang mag-asawa. Wala silang halam-alam tungkol doon. Rock band ho iyon ni Carlos Silvia, tita. Yun dating DJ sa FM radio station? Bulalas ni Jay. Halata ang pagkabigla. Opo, Tito Jay. Ayon po sa balita, ay napaalis siya sa trabaho dahil may magulang na nagreklamo dahil sa muntik na magpakamatay ang kanilang teenager na anak dahil sa brand ng music niya. Nagkatinginan ang mag-asawa. Paiimbestigahan ko ang Carlo na yan. Puno ng galit ang tinig ni Jay. Tinanggal ng management si Carlo dahil sa reklamo ng mga magulang sa paghihikayat nito sa mga listeners. Subukan ang backmasking. Nagbibigay pa raw ito ng titles ng mga sikat na kantang mayroong backmask o hidden message. Ang backmasking ay isang technique ng pagre-record na isang tunog o mensahe na isang kanta ng pagbaliktad sa halip na pasulong tulad ng traditional na musical recording. Kung patutugtugin ang isang kanta ng pasulong ay maganda ang mensahe. Kung patutugtugin naman ng pabaliktad, ito ay maririnig ang nakatagong negatibong mensahe na kadalasan ay demonic message pa. Na-discover ito na isang miyembro ng pinasikat na banda noong dekada 60s. Hindi sinasadya ay napatugtog na isang miyembro ng bandam na noon ay nasa ilalim ng impluwensya ng marijuana. Ang isang kanta nila ay pabaliktad. Nagustuhan ito at ng mga kasamahan ang melodiyang nabuo. Kaya simula noon ay pinauso na ng kanilang grupo ang backmasking. Marami ng kanta ang nagtataglay ng mga negatibong mensahe kung patutugtugin ng pabaliktad. Gumaya na rin sa kanila ang marami pa mga singing artists, lalo na ang mga rock bands na kasama ang palad, maituturing rin mga satanista. May ibinigay na MP3 player si Sol kay Maricar. Nakakabit pa ang headphone niyan sa tenga ni Uye nang matagpuan namin ang kanyang bangkay. Pinakinggan ng dalaga ang posibleng kantang pinakikinggan ni Uye bago ito namatay. Bakit ka nananamlay? Halina't magsaya, dalahin ay limutin dahil may bukas pa. Palagay ko ho, sariling composition ito ni Carlo. Kung ipinopromote niya noon ang backmasking sa kanyang radio program, malamang dito rin sa kanyang mga kanta. Sige, iha. Tulungan mo kaming mabigyang linaw ang nangyari sa anak namin. Mangyak-niyak na sabi ni Sol. Hinanap ni Maricar sa music files
Sa computer na yumaong nobyo ang kantang nasa MP3 player nito. Nang makita ang hinahanap ay kinuha niya ang sound recorder utility sa program at pumunta sa Audioverse Futures. Pagkatapos ay kinilik ang Audioverse at pinakinggan ang mensahe. Belzebu, ang pangalan ko. Ang saya ng mundo ko. Walang hanggan ang tawa. Langhap na. Langhap pa. Huwag ipagpabukas. Lumibad ka. Ngayon na. Napadda ang tatlo sa napakinggang bakmas message sa kompisisyong iyon ni Carlo. Napahumindig lalo si Maricar dahil ang ibig sabihin ng pangalang Belzebub ay prinsipe ng mga demonyo. E dedemanda ko si Carlo. Galit na wika ni Jay. Dahil sa pakikinig ni Wee sa sekreto mensahe ng kanta, nahikayat siyang gumamit ng droga na naging dahilan ng pagkamatay niya. Napapailing ang kaibigan nilang abogado nang i-refer nila rito ang kaso ni Uyi. Suntok sa buwan ang gagawin natin. Merong British heavy metal band ang kinasuhan noong 1990 dahil sa suicide pact ng dalawang boys pagkatapos makinig ng mga ito ng sekretong mensahe ng kanilang kanta. Pero idinismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kwento ng abogado. Siya nga po, susog ni Maricar. Nakapag-research na rin po kasi ako tungkol sa impormasyong iyon sa internet. Hindi raw sapat ang mga negatibong mensahe ng kanta upang magtulak sa isang taong magpapakamatay. May malalim raw itong dahilan kaya sinunod ng taong iyon ang mensahe ng kanta. Tama. At kadalasan, emotional problem ang sanhi. Pagtatapos pa ng abogado. Tinamaan ang mag-asawa. Naalala ang grabe nilang pagkaaway 2 linggo lang ang nakaraan. Napaamin din sa wakas ni Sol, si Jay, na may kinalulukuhan itong babae. Kaya lang daw nagawa iyon na lalaki ay dahil nagseselos ito kay Sol sa madalas na out of town business trip nito kasama ang amo. Doon nagpa siyang maghiwalay ang mag-asawa na kaya hindi lang natuloy ay dahil naglayas si Uwi. Sinikap nilang muling amoy ng anak. Nagkunwari silang nagkabalikan na, ngunit palagi pa rin silang wala sa bahay dahil sa mga commitments sa trabaho at sa personal nilang buhay. Ipinigay na mag-asawa ang MP3 player ni Uyi kay Maricar bilang remembrance. Napaiyak at niyakap iyon ni Maricar. Mas madali para sa mag-asawa ang makalimot sa mga nangyari kay Uyi dahil may kanya-kanya na silang buhay. Pero siya, hindi niya alam kung papaano makalimot. Mahal na mahal niya ang binata. Ilang beses na siyang niyayang magtanan ng kasintahan na tinanggihan naman niya dahil nag-aaral pa silang dalawa. Siguro kung pinaulakan niya yon, buhay pa sana si Uyi. Pero masisisi ba siya kung mataas ang pagpapahalaga niya sa realidad? Inilipat ni Maricar sa kanyang laptop ang lahat ng composition ni Carlo na nasa MP3 player ni Oye. Pagkatapos ay pinakinggan ang mga iyon ng pabaligtad. Lahat ng mga awit ay nagtataglay ng negatibong mensahe. Mayroong naghihikayat ng premarital sex, pumapatay at sumasamba sa alagad ng dilim. Ipinagtapat lahat iyon ni Maricar at ipinarinig iyon sa kaibigan niyang si Amor. Pati ang dalaga ay nangilabot na rin. Ayon sa nabasa ko,
5. Sa 8 komposisyon ni Carlo, ang bibilhin ng isang recording studio. Ang matitira ay dadagdagan na lang daw nila upang makabuo ng isang album na sila rin ang kakanta, sambit ni Amor. Plano kong isiwalat ang sikreto na recording studio na to. Amor, nang hindi na lumaganap pa ang kabruktutan ng mga kantang to. Teka, Maricar, malalagay ka sa panganib ang buhay mo. Kasi sisirain mo ang mag-uumpisa pa lang na karir ng frustrated DJ na yon. At ang mga katulad doon nila ay may koneksyon at proteksyon sa mga satanismo dahil nakikipag-cooperate sila roon. Nagpapalaganap ng mga kasamaan sa mundo. Takip silim nang lisanin ni Maricar ang bahay ng kaibigan. Mula Cubao ay nag-LRT na siya para mabilis na makauwi. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang patungo sa pinakamalapit na LRT station. Panay pa alingon niya dahil kanina pa niyang napupuna na sinusundan siya ng isang nakajakit. Ang sombrero ay halos tumakip na sa mukha nito. Napakurap lang siya nang bigla itong nawala sa kanyang paningin. Nakapagsiksikan siya sa mga pasahero pataas ng hagdan. Bigla siyang natigilan na makitang naroroon sa itaas nag-aantay sa kanya ang lalaki. Nagtataka siya. Paano ito nakarating doon ng ganun kabilis? Samantalang malayo pa ito kanina. Halos di mahulugang karayom ang mga taong sinusundan nila. Nagpasya siya na bumalik na lang. Napagibig na may humablot sa kanyang shoulder bag. Ang mahiwagang lalaki. Napatulala na lamang ang dalaga sa magkahalong takot at pagkabiglang naramdaman. Napakurap lang siya ay parang bulang naglaho na naman ang lalaki sa gitna na nagulantang ng mga tao. Anong klaseng lalaki yun? Bakit bigla na lamang itong lumilitaw at nawawala? Gustong himatayin ni Maricar. Nasa kanyang bag pa naman ang kanyang cellphone, wallet at mahalagang IDs. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik kina Amor. Ganun na lang ang pagtataka niya nang madatnang patay na lahat ng ilaw sa bahay ng kaibigan. Alas 6 pa lang halos at kaalis lang niya roon. Kumatok siya ng kumatok sa pinto ni Amor. Ngunit walang nasagot. Naghinala siya. Patakbo na tinungo niya ang tindahang may pipon sa di kalayuan. Makikitawag lang po, importanteng-importante lang. Naagawan ho kasi ako ng bag at kailangan ko makausap ang kaibigan ko. Wala po akong pera, pakiusap. Pakiusap niya sa matandang tindera. Naawa sa kanya ang tindera at inabot ang telepono. Tinawagan niya ang landline ng kaibigan, ngunit walang sumasagot. Lalo siyang kinabahan, kaya nagtanong na siya sa tindera ng numero ng police station. Bakit, Ineng? Kuwan ho, baka may masamang nangyari yan sa bahay ng kaibigan ko. Itinuro niya ang bahay ni Amor. Nagdadayal na nang lumitaw na naman sa di kalayuan ang mahiwagang lalaki. Nanginginig na ang daliri niya nang makitang papalapit na sa kanya. Binitawan niya ang telepono at walang paalam na tumakbo. Palayo. Nagtataka na lang nakatingin sa kanya ang matandang tindera. Hindi tumigil sa paglakad takbo si Maricar para makalayo agad sa lugar na yon. Tumigil lang siya nang mapadaan sa isang tindahang may payphone. Miss, pwede bang makitawag? Humahangos niyang pakiusap. Mamaya na ang bayan. Please, emergency lang. Kinabahang napatango ang dalagita nang makita ang takot na nakarehistro sa mukha niya.
ang roommate niya. Sa boarding house, ang una niyang tinawagan. Ngunit, tunog lang ng tunog ang teleponong yun. Nagtataka siya. Kahit pa ang landlord at iba pang boarders ay wala sa boarding house. Ang mga magulang naman, ni Uye ang tinawagan. Ganon din ang nangyari. Nataranta na siya. Walang sumasagot. Bakit ganon? Lahat na lang yata ng mga tao may connection sa akin ay may mga hindi ka nais-nais na nangyayari. Halos mabaliw si Maricar. Takbo lakad, lakad takbo ang ginawa niya. Nabuhayan siya na loob nang makita sa di kalayuan ang karatula ng barangay hall. May mga tao sa loob. Maaari siyang humingi ng tulong sa loob. Nakakailang hakbang pa lang si Maricar nang biglang may humila sa kanyang balikat. Papasok sa dinaraan ng maliit na eskinita sa pagitan ng dalawang lumang building. Nasindak siya nang mapagtantong ang mahiwagang lalaki ang may hawak sa kanya. Kumikislap sa nag-aagaw dilim at liwanag ang talim na hawak nito. Agad na pinutol ng lalaki sa pamamagitan ng hawak niyang patalim ang tali ng ikinuwintas niyang USB flash drive kung saan nakasave ang lahat ng mga composition ni Carlo. At bago pa siya makabawi sa pagkasindak at makasigaw ng malakas, inundayan na siya ng saksak sa tagiliran. Nang magkamali siya sa hospital, si Amor ang una niyang nasilayan. Nang nanumbalik ang kanyang malay, nasanyo ng kaibigan na halos wala itong tulog dahil sa pagbabantay sa kanya. Nasa loob pa ng bahay ang tatlong lalaki nang kumakatukha Maricar. Hindi lang kami makasagot dahil may mga armas sila, ang sabi ng dalaga. Ah, anong ginawa nila sa'yo? Tanong niya na panay pa rin ang kabog ng dibdib. Kinuha nila ang laptop ko at pinagsisira ang computer ng kapatid ko. Binantaan din nila kami na papatayin kapag nagsumbong kami sa alagad ng batas. Paano? Mabuti at hindi kayo nasaktan. Bulalas ni Maricar. Ang tindera sa tindahan ang tumawag ng mga pulis. May nakikitawag daw na isang babae roon pero umalis agad dahil hinahabol ng isang lalaki. Nagka-ideya ako na ikaw yon, kaya pinaghahanap ka namin sa palipaligid. Salamat sa Diyos, natagpuan ka namin bago ka pa maupusan ng dugo. Kwento ni Amor. Kapareho na nangyari ang naganap sa boarding house ni na Maricar. Ibinalita ito ng roommates niya nung dumalaw sa dalaga sa ospital. May dalawang lalaking pwersahang pumasok sa boarding house. Kinuha ang laptop mo at MP3 player. Wala kaming nagawa dahil armado sila, sumbong ng isa. Takot na takot kami, sabi naman ng isa. Sino kaya mga yun? Takli naman ng pangatlo. Ibig manlaki ng ulo ni Maricar. Ibig nang sumabo. Nadagdagan ang takot sa puso niya. Nang pagkaalis ng mga kabortmate, ay dumalaw naman sa kanya sa hospital sina Jay at Sol. Ganon din ang kwento na mag-asawa. May mga lalaking pumasok sa kanilang bahay at pinagsisira lahat ng computer sa bahay nila. Kasama ang kay-uwi. Ikinwento niya sa mga ito ang nangyari sa kaibigang si Amor at sa tinirahang boarding house. Iisa ang conclusion nila. Gustong burahin ni Carlo ang kopya ng mga composition nito na maaaring magamit na ebidensya sakali mang isiwalat niya ang backmas message na taglay ng mga ito. Pero hindi niya pwedeng idemanda si Carlo at tatlo pang kasamahan ng robbery at attempted murder. Dahil walang kahawig ang mga iyon sa mga lalaking umatake sa kanila at iyon ang nakakatakot.
lalaki ang takot ng dalaga dahil malinaw na may ibang tumutulong kay Carlo. Na kung hindi sila nagkakamali, ito ay ang satanista. Agad namang naglaho ang nasabing pangamba ni Maricar dahil hindi na natuloy ni Carlo ang pagbebenta ng komposisyon na to sa kontratang recording studio at nagdesisyon na lamang ng mga ibang bansa ang mga ito. Ilang taon na ang nagdaan, manager na si Maricar sa isang call center. Nakagat over na rin siya sa pagkawala ni Uye. Ang totoo ay may napupusuan na siyang isa sa kanyang mga maniligaw. Pero madalas pa rin niyang naaalala ang mahiwagang lalaking na sumaksak sa kanya. Iniisip pa rin niya kung sino at kung tama ba ang hinala niyang ito na kulto ng mga satanista. Tinapakan ni Maricar ang brake ng kanyang kotse nang makitang umilaw ang pulang kulay ng stoplight. Velsifuf ang pangalan ko. Ang saya ng mundo ko. Walang hanggan ang tawa. Langhap na, langhap pa. Huwag ipagpabukas. Lipad ka, ngayon na. Nang hinakmot siyang bigla sa narinig, pamilyar ang rap. Tinumbok ang dibdib ni Maricar. Pagkarinig noon, mula sa estereo ng kabinang kotseng, huminto rin. Marahan niyang nilingon at muntik na siyang mapasigaw dahil kahit nakatagilid, namumukhaan niya ang nasa driver seat. Ang mahiwagan lalaking lumingon ito at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Ay may napuputo. Kung ipinopromote niya noon ang backmasking sa kanyang radio show.